Ang bilis maubos ng ano pera pagdating sa pagkain at iba pang mga kailangan dito. 99 po? Eh, 99 lang pala yun. Mura lang pala yun, ha? May kape na. Gustong-gusto ko na rin magpalipat sa ano, sana sa province namin. Kasi dito talaga walang naiipon. Good morning, ma'am. Opo. Bibili muna ako ng pagkain ko, guys. At ako ay nagugutom na pala. Dadaan lang tayo ng breakfast meal natin diyan sa McDo. Meron kasing McDo'ng malapit dito sa istasyon ng Makati Police Station. So, ito 'yun, oh, yung McDo. Yan, magda-drive-thru tayo dahil magte-take out tayo. Good morning. One order of longganisa with egg and one regular hot coffee. Wala ma'am, wala po. Ang bilis maubos ng ano pera pagdating sa pagkain at iba pang mga kailangan dito, upa ng bahay, gasolina, yan, tubig, pagkain, syempre yung kailangan pa sa gym. Kaya ang hirap mag-ipon dito. 99 po? Eh, 99 lang pala yun. Mura lang pala yun, ha? May kape na. May longganisa with egg ka na. 99 lang. Thank you, ma'am. Mura lang pala yun, 99 lang. Gustong-gusto ko na rin magpalipat sa ano, sana sa province namin. Kasi dito talaga walang naiipon. Halos lahat ng natatanggap natin ng mga sweldo, bonuses, halos pinupuntahan ang yung mga basic needs ko. Yan, pagkain, tubig, syempre yung aking pagbayad sa gym, upa ng bahay. So, kung tototalin mo ng isang buwan lahat yun, ang ano, halos hindi kasha. Halos hindi kasha ang ano, natatanggap natin. Pero kailangan pagkasyahin, kailangan nating tipirin. Kaya mahirap ang maging isang trabahador dito na nangungupahan ka lang. Sobrang hirap. How much more yung ano, yung mga minimum wage earner natin, no, na talagang sobra siguro sila sa pagtitipid, especially sa ano, sa paghahanap ng boarding house kung wala man silang bahay dito. Kasi yung boarding house ko talaga, kailangan kong masolo yung isang room kasi nga yung mga gamit ko, di ba? Kailangan ko na ako lang sa boarding house. At hindi rin advisable na kumuha ako ng boarding house na hindi safe, di ba? Hindi secured. Especially yung mga gamit ko kapag giniiwan ko or may bakasyon, di ba? Kaya ang nakuha kong boarding house ay medyo talagang may presyo na rin. Hindi naman ganun kamahal. Sakto lang din naman. Pero kung ikukumpara mo sa ibang boarding house, eh mas mahal yung akin. Kasi may ibang boarding house na 4,000 to 3,000 lang. Pero yung akin, nakuha ko na rin ng 6,000 kasi binigyan ako ng discount ng may-ari kasi dating 7,500 to 8 dahil nga meron siyang sariling CR. Pero dahil nga medyo nakita ng may-ari ng paupahan yung sitwasyon ko ay, ayan, na-discountan ako ng almost 2,000 or 1,500. Ganun. So malaking bagay na rin yun dahil gusto ko yung mas maluwag na lugar tapos may sariling CR. So yun lang. Kwentuhan muna tayo habang inaantay ko yung aking order. So yun nga guys, gustong-gusto ko na rin sanang malipat, no, sa province namin, sa Ilocos Sur or either sa probinsya ng aking asawa sa La Union para naman kahit papaano ay makapag-ipon-ipon man lang kasi syempre doon din ako magbabayad ng upa ng bahay at tapos yung mga pagkain eh hindi na rin tayo ano bili ng bili dahil may sasama na tayo sa budget ng pagkain araw-araw sa bahay, diba? Kasi dito hindi ako nagluluto, araw-araw akong bumibili, nagpupunta sa karinderya para kumain, diba? Hindi naman pwedeng titipirin ko yung aking sarili sa pagkain dahil kailangan natin maging healthy, malakas sa bawat araw na lumilipas dahil hindi naman pwedeng mahina ka sa duty, diba? Hindi naman pwedeng lalamya-lamya ka sa duty mo dahil syempre hindi mo magagampanan ng maayos ang trabaho mo at hindi mo may pagtatanggol yung mga tao na kinakailangan nating ipagtanggol at tulungan, di ba? Kung wala tayong sapat na lakas at enerhiya, pag ganun, mahirap nating gampanan, no? Yung mga tasking natin. Mabilis tayong mapagod, di ba? Magkasakit, ganun. Kaya kinoconsider ko rin lagi yung mga food na kinakain ko kahit medyo pricey, kahit medyo mahal ay
kinakailangan kong bilhin dahil kinakailangan ng katawan ko yung mga ganong pagkain. Diba? Yan siguro ang hindi ko kayang tipirin, no? Yung pagkain ko. Gusto ko yung nakakain ko yung mga kinakailangan ng aking katawan para magbigay po ng sapat na sustansya. Siyempre, yung exercise, hindi rin natin tatanggalin yan dahil napakalaking tulong ang naidudulot ng exercise, ehersisyo sa ating katawan. Diba? Hindi lang pagkain, dapat meron din tayong exercise. Diba? Para mas healthy at malakas lagi yung ating pangangatawan para makaiwas na rin sa mga sakit na maaari nating maranasan kung hindi po tayo nag-ehersisyo. Siyempre, kung may mga kung nag-ehersisyo ka, may mga sakit dyan na maaari mong iwasan, di ba? Yan, so sobrang tagal ng ating pagkain. Marami na akong nakwento. Good morning, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Ma'am, may ketchup na to, ma'am. Ketchup, ma'am, ketchup. Saka napakada ko ng sugar, ma'am, isa lang. Thank you. Ayun, meron na tayong pang breakfast. Umaga pa naman, dito na lang ako kain sa station. Habang inaantay yung mga ibang papasok na kasamahan natin. Alright. Oh, ang tagal ko dun ah. Inabot din nata ako ng 15 to 20 minutes dun na nag-aantay. Oh, naunahan na nga ako. Alright, dito tayo. Yeah. May mga TMR na pala doon na nag-aantay.